Malunok ka ng semen? Hala, mabubuntis ka. Oh, hell no! Joke lang po. Ano ba munang meron sa semen? It is a mixture of sperm plus bodily fluids produced by your seminal vesicles, bulbourethral glands, and prostate glands. Ilan pa sa komposisyon nito ay ang mga ito. Mataas ba ito sa protein? Meron po itong small amount of protein pero hindi po ito enough para ma-meet yung requirements ng katawan natin. Safe ba ito, Lunokin? It is generally safe to ingest po, pero may mga rare cases na may taong may allergy dito. Ang tawag doon ay human seminal plasma hypersensitivity. At syempre, increase din yung risk for sexually transmitted infection kagaya ng gonorrhea or chlamydia na maaring maapektuhan yung mga throat natin. Ang tanong ng lahat, spit or swallow? Huwag mong gawin yung bagay na hindi ka komportable at kung magsaswallow ka naman, siguraduhin mong walang sakit yung partner mo, ha? Okay? Ingat! Dok, paano pag lalaki yung nakalunok, Dok? Ano bang mangyayari? What? Ingat! Pagsira na yung hymen, hindi na virgin? Hay naku! Ano nga ba talaga yung hymen? Yung hymen po is a thin membrane na nagsusurround sa opening ng vagina. Yung normal na hymen ay kadalasang pa-half moon yung shape, may opening pa din para mag-flow yung blood ng kababaihan. Pero merong certain cases na nagkakaroon ng imperforate hymen kung saan fully covered yung opening ng vagina kaya hindi nagpo-flow yung blood, o kaya naman merong microperforate hymen na napakaliit ng butas, o kaya naman yung septate hymen, yung may extra bandang tissue kaya nagmumukhang dalawa yung opening sa vagina. Ito pong cases na to pwede ma-manage via microsurgery, kaya dapat kumonsulta ka sa OBGYN mo, ha? Yung hymen po pwede mag-stretch or numipis over time. Pwede din po ito mangyari during sexual penetration o kaya naman during physical activities, kagaya ng pagsasayaw, pagjigymnast, pagbabike o kaya naman pag-horseback riding. Maaring wala pong pain or bleeding ang mangyari kapag na-stretch ito, kaya hindi po dapat ito maging basehan ng virginity ng kababaihan. Pero sana tandaan po natin na virginity is only a social construct. Huwag naman po nating ibase yung worth ng isang tao ng dahilan sa virginity. Para naman po sa kalalakihan, hindi po yung maraming nakasex ang basehan ng pagkalalaki nyo. At para sa lahat, it's your choice, it's your body, do it when you're ready, okay? Ingat! Masama bang mag-inject ng petroleum jelly sa iyong ari? Marami na po masyadong nagtatanong nito sa comments, kaya i-address na natin ito. Mali po at masama po mag-inject ng petroleum jelly, vaseline o mineral oil sa inyong ari o kung saan man parte ng inyong katawan para lumaki ito. Ito po ay considered foreign body pa din, magre-react at magre-react yung immune system natin. Pwede itong mamagama, infect, magbukol-bukol, pwede kayong magkaroon ng sclerosing lipogranuloma at pwede ito mag-lead sa kawalan ng blood supply sa parteng ito. Pwedeng mamatay yung tissue. Sa mga nagtatanong tungkol sa mga pills at pamahid, wala pa pong mga studies na nagpo-prove na effective ang mga ito. Pwede po yung paggawa is yung penoplasty, ito ay isang klase ng surgery. Sa mga nagpa-inject na po, kumonsulta na kayo kagad sa doktor para maagapan po ito. At tandaan, kung mahal ka talaga niya, size doesn't matter. Okay? Ingat! Paano daw kapag bulitas yung inilagay? Yung iba nga, grasa yung inilagay. Tinutunaw nila sa kutsara. Tapos itutok sa ari. Anong mangyayari doon? Ingat! Oops! Hinaan mo muna yung volume. Mag-uusap tayo. Joke lang po! Masama bang makipag-sex during period? Hindi naman po. Sa katunayan, meron po itong mga benefits, lalo na sa mga kababaihan. Una na rito ay yung maaring ma-relieve nito yung menstrual cramps mo. During sex, nare-release din po yung endorphins, nagiging better yung mood natin. Andyan din po yung maaring maging shorter yung cycle ng menstruation. At yung blood po ay nag-a-act as natural lubricant. At alam nyo bang merong study na nare-relieve yung headache kapag nakikipag-sex during period. Pero syempre, isa sa pinaka-downside nito ay masyado itong messy, kaya sa shower mo na lang ito gawin. At laging tandaan, meron pa din po itong risk for sexually transmitted infections kagaya ng mga ito. May tsansa bang mabuntis ka kapag nakipag-sex ka during period? Mababa po ang tsansa, pero meron pa din po. Bakit? Kasi po nabubuhay yung sperm up to 72 hours after ejaculation. At nakadepende pa din po ito sa menstrual cycle mo. Kaya dapat lagi ka pa ding protektado. Gets ba? Okay? Ingat! Dok, ano po ba ang tawag ng lalaking nakikipag-sex kahit may period yung babae? Mga bobo! Ingat! Kulay blue yung balls mo?
Hala, magiging Smurf ka. Joke lang po. Yung blue balls po ay tinatawag na epididymal hypertension. Anong nangyayari dito? Kapag ang lalaki nagkaroon ng arousal pero walang orgasm, maaaring temporarily mag-build up yung dugo sa may testicles. Kaya nagkakaroon ng parang bluish hue yung inyong balls. Maaari din magkaroon ng pananakit o kaya naman discomfort. Huwag ka nang mag-alala, hindi naman ito seryoso. Tinatakot lang kita. Anong maaari mong gawin kapag meron ito? Pwede kang mag-masturbate para makapag-ejaculate ka. O kaya naman i-distract mo yung sarili mo. Kusa naman babalik sa normal yung blood flow nito. Paano pag nagkukulay birdie, Doc? Nabagtok na ba yun? At alam mo bang meron din ito sa kababaihan? Ang tawag naman dito ay blue vulva, kung saan nananakit at medyo nagbu-blue yung vulva at clitoris. Gets ba? Okay, ingat! Ingat! Mahilig kang makipagtalik? Hala, luluwang yan! Joke lang po! Alam mo bang maraming elastic muscles ang ating vagina? Ibig sabihin, ma-stretch man ito, babalik at babalik po ito sa dati. During sexual arousal, nagre-relax sa mga muscles na ito para ma-prepare for penetration. Kapag naman ikaw ay natatakot, maaari itong mag-tighten or sumikip. Pero after sexual arousal and after ng fear or anxiety, babalik at babalik po ito sa dati. Ibig sabihin, walang kinalaman kung ilang beses ka man nakipagtalik sa pagluwang nito. Kailan nga ba nagiging slightly loose ang vagina? Maaari po ito mangyari after multiple vaginal deliveries o kaya naman after a difficult delivery. Kapag po ikaw ay nanganak, maaari magkaroon ng muscle tearing or muscle fatigue na de-decrease yung elasticity ng vagina. Pero after a few months ng delivery, pwede pa din po itong bumalik sa dati. Isa pa sa dahilan ng pagiging loose ng vagina ay yung aging. Kapag po tumatanda, nagde-decrease yung level ng estrogen. Nagiging mas manipis at nade-decrease yung elasticity ng vaginal walls. Pero maaari mong subukan yung Kegels exercises para ma-strengthen yung muscles at para makatulong na din para maiwasan yung kawalan ng control sa pag-ihi. Alala lang po, itigil po natin yung panghuhusga sa mga tao base sa kung nakipagtalik man siya o hindi. Hindi po ito ang tunay na basehan ng pagkatao. At lagi po nating tatandaan, lahat po tayo deserve magmahal at mahalin. Stay protected, okay? Ingat! Ingat! Simplihan po natin yung tanong ni Sir, bakit daw merong morning erection or tinatawag natin sa medical term na nocturnal penile tumescence? Marami pong theories about this. Okay. But it all boils down to our parasympathetic nervous system. Naalala mo sa science, di ba? Fight or flight si sympathetic, rest and digest naman si parasympathetic. So kapag relaxed state tayo, si parasympathetic yung in control. Kapag natutulog naman po, lalo na kapag nasa stage ng rapid eye movement, dito nangyayari yung erection. At dahil na din po ito kay parasympathetic nervous system. Isa pa pong explanation ay dahil sa umaga, increased yung testosterone production na nagkakoste ng erection. Yung pagkakaroon po ng morning erection is one way to know if you have a healthy nerve and blood supply sa inyong penis. Pero kapag ikaw ay wala nito or naka-erection ng more than 4 hours, panahon na po para magpakonsulta sa doktor. Okay? Ingat! Paano daw kung nanonood ka lang ng TikTok tapos biglang nag-ano? Anong tawag doon? Hello? Ingat! Nakakaliit po ba ng ari ng lalaki yung pag-gym? Ang dami ko pong nabasang ganitong tanong, matagal ko na din itong naririnig, kaya ika-clarify lang po natin. During exercise po, nagkakaroon ng temporary shrinkage or nag-a-appear na mas maliit yung ari ng lalaki dahil po sa blood flow. Nare-reduce yung blood flow sa area na to at nare-redistribute po ito sa ibang parte ng katawan na ating wino-workout. Pero hindi po ito talaga nakakaliit ng ari. At isa pa pong benefit ng exercise naman sa mga lalaki is nagbibigay po ito ng firmer at better erection. Okay? Ingat! Ingat!